Partner, ito ang ating SUV camper. Sa front seat, naka-VIP lazy boy tayo. Ang ganda dyan. Napakasarap maupo dyan para kang minamassage. Habang nagda-drive dyan, ang sarap ng feeling sa likod. Sa second row, na-retain natin yung right side na seat. Naka-lazy boy din. At itong bandang kaliwa, sa left side, yan yung ating portable toilet. Ayan. Sa bandang likod, puntahan naman natin sa rear ng ating camper. Itong nasa left side, yan yung ating indoor kitchen. Yan. May sink. Ayan, yung ating sink na saktuhan lang ang laki. At ito naman yung ating yan yung ating faucet na rechargeable USB. Sa bandang ibaba niyan, ayan yung may compartment siya sa baba. Ayan, pag binuksan niyan, bandang left side galon, ayan yung ating fresh water supply. At itong nasa right ay ang ating wastewater o yung gray water natin. Ayan. So, accessible siya. Sa right side ng ating camper, yan yung ating bed. No? Meron siyang pull-out na drawer. Ayan, pwede rin tayong mag-kitchen dyan. Yan yung pinaka-outdoor kitchen natin. Itong bed ay saktuhan lang din yung height niyan. Dahil yung original height nung third row ay ginaya natin. Yan yung fridge na 12 volts. Pull-out siya. Tapos meron siyang extension ng counter na pull-out. Sa bandang ibaba, merong compartment storage. Diyan natin inilalagay yung ibang mga gamit natin. Yeah. So, yan yung ating drawer. Pwedeng buksan sa loob yung ating bed. Ayan. Pag in-extend na yung bed, kasya yung pang dalawahan dyan. Itong ating setup, yan, pang solo yan. Halimbawa, kung ako lang, yan, pwedeng ganyan lang ang setup niya. Okay na. Di ba? Ayan, sarap dyan, no? Sarap na higa. 3 inches sa foam na Uratex. Gaya ng binanggit ko kanina, accessible siya sa loob. Yung ating cabinet. Ayan, yung setup naman yan ay pang couple. Pang dalawahan yan. Yan yung aming setup. Kung magkasama na kami ng aking partner. Maluwag yan. Tingnan nyo pag hinigaan ko. Ayan o. Oh. Ang luwag ni partner Bart. Ayan. Oh. Ayan o. Oh. Kahit pataglit. Itong side na to, yan yung lalagyan natin ng ating power station. Namimili pa tayo dun sa EcoFlow or Luwiti. Pero nakasukat siya para dun sa power station na yun. At nga pala, ito ay lalagyan din natin ng portable aircon. Actually, nabili na natin yun, yung EcoFlow na Wave 2. Yan yung ilalagay natin dyan para pagka nakatigil, nasa site, hindi kailangan umaandar yung engine. Yung kinakabit ko na yan, yung pang takip dun sa window para may privacy. So, lahat ng bintana, pwedeng lagyan ng takip na yan. Ginawa lang din natin yan, DIY yan. No? At, ayan, napaka-spacious ng ating bed. Ayan ulit yung ating single bed setup. Ang likot ni partner Bart, ayan o, oh, sakto si partner Bart yan, sakto lang sa kanya. Ayan yung ating working table, pwedeng mag office, pwedeng magluto. Ayan yung itinuturo ko kanina, dyan natin ilalagay yung ating power station. Partners, pakitulungan nyo nga ako yung gumagamit na ng Luwiti o kaya ay EcoFlow na power station, kung ano ang pipiliin natin. Yan yung ating quick tour ng ating SUV camper. Thank you for watching.